Kanya-kanyang tanggi ang mga drug suspect na naaresto sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Habang sa barangay Commonwealth naman, apat na dati nang sumuko sa Oplan Tokang ang nahuling bumabatak sa isang drug den. Laging una ka sa balita ni Cesar Apolinario, exclusive. Bukod sa masikip at pasikot-sikot, sinadyang lagyan ng yero sa daanan ang umano'y drug den ng suspect sa barangay Commonwealth, Quezon City. Kaya kapag may pumapasok sa compound, nakakatunog agad ang suspect. Dumiskarte ang mga tanod ng maitimbre ng kapitbahay na may bumabatak ng sabu sa loob ng bahay na target. Kalaboso ang apat na suspect. Itong mga to, voluntary surrender na namin yan noon. Sa barangay Commonwealth, chinecheck lagi namin sila every month. Nagkataon na hindi sila pumunta ng barangay. So nung pinuntahan namin dito, sakto na nagpa-pot session sila. Tamay lang po. Nagtutula ka ba o... Hindi po. Ano lang? Gumagamit lang po. Gumagamit lang po. Gumagamit lang din po, sir. Bakit dito kayo sa masikip na lugar? Wala po, dito lang po kasi mayroong first one. Limang lalaki naman na umano'y sangkot din sa droga ang arestado sa isinagawang bypass operation ng mga pulis sa barangay Bagong Silangan. Siyam na plastik ng hininalang sabu ang narecover sa mga suspect. Yung bahay is ano, pag-aari ng ano, traffic enforcer ng barangay. So bali, mag-anak niya itong ano, yung nabilhan o yung tulak. Itinanggi ng target na si Chito Gutay na tulak siya ng droga habang ang umano'y mga scorer niya, kanya-kanyang alibay. Nagbebenta ko ba? Hindi po ako i-score yung atwal na ngayong galit. Kumukuha ng mason. Mason po yung sa trabaho. Ganun din po, magkasama po kami. Hindi ho kayo i-score? Hindi po, sir. Sinampahan ang siyam na suspect ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting.